Ayan, so we start the game. Start again tayo. So may jabuli tayo na yung pangalawa na ating repair. So palit din siya. Ha, palit. Sotak. Maka na tayong palit. Ayan, sotak din siya na 6 gig. So pangalawa sa repair natin. Ito siya guys. Ayan. Ito pangalo sa nire-refer ko siya kanina. Ito yung isa na pag-alanan natin. Bali, Galax din siya. Galax GTX 1060. 6 gig. So ito yung re-refer natin ngayon ulit. Sana mapagana natin. So wala pa nitong tumitingin na ibang technician. Okay. Natanggal ko na yung mga tornilyo nito. And yan. So sobrang dumi niya. Same dun sa nauna nating na-refer. So, hindi ko pa rin siya na-check. Hindi ko pa ito na-check. Hindi ko pa nagagalaw. Natanggal ko lang yung tornilyo. Ayan. So, makapansin nyo kung gaano siya karumi. Ayan. So, ang sabi nito ay same no display. Okay? Same na. Tingnan natin kung parang saan problema dun sa isa. Kung kailangan din siyang remove. So, check muna natin yung ano niya, bakit yung walang display. Balikan muna ito, bakit po ba ito pinalas. So, dito naman natin testing. Ay naku, huwag yan, mukhang matilos. Ah, sa karumi pa naman. Tusok yung paa mo. Okay, yes, dyan. Miss ka dyan, huwag din matusok mo. Testing muna natin pala to. Let's try. Oh, same problem dun sa ating isang nire-repair. Kasi ang sabi parehas na walang display. Ayan. So, alam din natin. Okay, it's power on. Huwag yan, anak. Huwag yan, anak. Okay, let's try. Power on. Hindi umikot ang pan. Why? Hindi ko alam bakit hindi umikot yung pan. Kaya yeah, tawa na natin ang saksak ng okay? No display siya. No display sa ating screen. So no display. Pa na screen niya. Okay. Try muna natin. Ayan. Nagbukas na yung screen. Try muna natin ano. Nagbukas na. Okay lang ko pinata. Ano? Try ko lang yung ano, yung pan, baka nakaangat. Ano? Try ulit natin. Try again. Yes, try again. Power again, power on. Try natin kung mag. Mag-work, yun ang power on na ulit tayo. Check natin kung magkakaroon ng display. So nakasalang na yung ating memory tester na automatic memory tester sa ating USB. Nakuha yan, nakatilos. Nakuha ako. Ay, hindi pwede, hindi ka pa pwede bata. Nakuha ako.
Hindi ka pa marunong. Gawa ako. Ano, gawa ka? Pag laki na ikaw. Okay, history is running on the black screen. So, black screen tayo, guys. So, tingnan natin kung sino yung problem dun sa isa. Kung dito ang problem nito. Ah, kasi yung isa, yung aking isang ni-repair. Ayan. So, ito yung problem niya, itong memory na to. So, di zero. Ayan. Kasi, malapit kasi yung pinaka... ano niya, pinaka heater na pinagagadaanan ng tawag dito, itong tanyang tanso. Knock, no! Huwag yan ako. So yan, medyo malapit siya sa ano, baka nainitan yung memory din kaya siya bumigay. Umangat siguro. Wait lang natin, mag-function yung ano, tester natin, basta mamatay. Tapos i-test. Tapos tingnan natin kung ang test natin ay kung alin yung may problem na biron. Okay. Just waiting. Medyo matagal talaga pa nagte-testing. Wala naman tayong screen. Wala tayong nakikita. Kaya just wait. Siguro hindi naman tatagal yan ng mga 30 minutes or 15 minutes. So, yung recording natin ay 6 minutes pa lang. So, hindi naman siya nakahang eh. Yung numlock niya, nag-on and off yung ilaw. So, nag-spin naman yung pan natin. Ayan, kita nyo. Pan is spinning na. So, today, meron tayong na-repair na. Pangatlo ito sa repair natin ngayong araw. So, ayan, namatay. So, check natin yung VRAM tester. Talang natin dito sa ating computer. Okay. Okay, let's check. Okay, dito na tayo guys sa ating monitor. Open natin yung desktop for sharing. Okay, report. Okay, C1 po ang ating may problema. Ito siya guys, C1 sa dulo. Pangalawa sa dulo. Ito guys, C1. Tapat na to. So, di ko yata na anong camera. Okay. Ayan, so ito guys, kasi ito ay D0, C1 din. B1, B0, and C1, and C0. So, yun, C1 na ito, guys. Sa gitna naman siya. Ayan. So, yun ang next natin gagawin. So, okay. Rebowling ulit tayo. So, again, rebowling. Today is... alas 6 na po tayo ngayon. Okay. Rebowling na naman. So, 6GB yung ating nirelipper. GTX 1060 UC. OC, PCIe 6GB DDR5, 192. Ba't 192-bit ito? Alam ko 128-bit. Pero 192-bit yung nakalagay sa kanya. So, hindi ko alam bakit yun. Okay, never mind. So, just continue our repair. So, hindi ko pala ito napakita kanina. Yung tinester natin dito yung kung shorted o ano. So, pangalawa kasi, nakalagay naman no display sa ating log letter, technical letter. Okay, hindi na natin na-test yung ano, hindi na na-test dito kung shorted lang. Pero, okay naman. So, success. Hindi naman shorted. Okay. So, bowling na ulit tayo. Okay. Napakarami niya oh. So, computer shop ito guys. Itong nire-repair natin ay sa computer ay computer shop yata siya ginagamit. Or hindi ko sure 100% computer shop.
Pero sabi kasi naglalaro lang daw eh, namatay. Parehas, sabay. Ayan. May parang time na nilang bumigay sa mga unit na daw. Pero ganun talaga kasi mapapansin nyo, thermal paste hindi rin nagpalit oh. Kung mapapansin nyo, ito madilaw, madilaw, itim na yung gitna. Kasi wala siyang thermal pad. May thermal pad kasi dito. Ito lang may thermal pad. So lalagyan ko na lang ang thermal pad. Ipiprint na natin sa ating customer. Kasi may charge naman tayo dito. Malamdam na customer yung charge natin sa kanya. Kung magkano. Kaya nalagyan natin. May free thermal pad na. So kisa bumili siya, 1,000 plus din yung thermal pad. Tapos kilining pa, lilinisin ko pa ito guys. So ayan, showing. So start, ang may problema natin ay C1. Okay, start from the top, makikita nyo may sign doon, kung sa ano, pin 1 or sign pin. Start, starting pin. So sa baba, okay, dito. Tapos bilang tayo dito, A1, A0, B1, B0, yeah, then C1, C0. So may problema sa atin ito, pinakadaw lang ito. Okay, so cleaning ko muna siya. Cleaning ko muna o mamaya na. So rebuild na natin. So linisin ko pala muna. Tapos i-rebuild ko na lang siya. So i-off camera ko na po yung pagre-rebuild para mapabilis yung oras natin. So ito lang yan, matik yan. Tapos show ko sa inyo mamaya. Pagkakabit na lang, ipapakita ko sa inyo. Okay? Oops. Paano ba? Ano bang ano? So, show ko pa rin. Show natin. See? Okay. Show natin. Pakita ko. Baka sabihin na naman ng ating mga commentator. So, naalala ko kasi. Marami nagko-comment. Huwag daw i-skip. Ang lalaki na nung ina-upload natin video ngayon. So mapupuno na po yung aking yung ating data, yung allowance natin na sa YouTube. So sinisingilin na po tayo ng YouTube ng bayad. So sana is mag-donate, mayroong mag-donate, pwede po kayo mag-send ng donation sa aking YouTube channel. Eh ano, click nyo lang po yung super chat, then meron po dun send kung magkano pwede nyo send para ma-improve po natin tong YouTube channel natin. Okay? Cleaning. Okay. So, ito na natin. Paglilinis. Kasi may nagchat po sa atin na mga beginner. So, gusto nila kahit paglilinis lang. Gusto nila makita. Paano doon lilinis. So, nag-comment naman ako doon. Sabi ko, hindi kasi nila naintindihan yung support in my part. Yung sa paglaki ng uploaded video natin, hindi na naintindihan ng iba nating beginner na YouTuber. Kaya minsan talaga na-skip natin yung ano, ibang oras na nasasayang. Kasi hindi yun yung mahalaga. So, gaya na magbabayad tayo. Ayan. Bayaran natin si YouTube. Tayo kikita agad sa YouTube. So tayo din tayo. Kasi ganun talaga ang YouTube. Kapag sobrang laki ng ina-upload mo, kailangan mo siyang bayaran. Okay. Fine yan. Okay, ngayon natin linisin ng panitodo. Okay. Halika sa manyan di ko, hindi naman masyado madali. Rebuilding. Applyan natin syempre ng paste. C1.
target natin. Ang target natin ay yung C1. A1, A0, B1, B0, C1, C0. Okay. Bahala na siyang bumaba kapag binapair natin. So yung ginagamit ko guys dito na temperature, pag ako yung nakakaan ng memory, 420 degree. Ang gamit ko kasi is sugon. Hindi ko alam sa quick kung pareha siya. So ang air ko is 50 yung speed, kasi ang aking air is 1 hanggang ano siya, hanggang 120 ang speed ng air. So yung ginagamit ko ay 50 ang air, then ang temperature ko ay 420. Then ano lang, kailangan mo lang siyang tansyahin speed, yung tatansyahin mo rin siya hanggang itatagal, kasi hindi mo siya pwedeng pabayaan ng matagal. So masisira din yung memory, matutos ka. So 16 minutes na yung ating run. Did you? No pausing. Okay, then tansyahan lang siya. Ayan. Tapos ugulin na tayo. May init na kayo na mapasok. Mapaso, maglapit-lapit. Okay. Masakto, wala tayong napingas o nahalit. Kailangan din itansyahin. Huwag nyo po pwersahin na iangat yung ating memory. Kasi masisira yung ating pads. Masisira din yung ating yung ating memory, VRAM ng mga paa. Okay. So ang aking ginagamit na soldering iron, so 300 ano lang sa settings natin ay 300 lang, so yung malapad siya 300, so 300 na degree Celsius. Ayan, ito lagyan natin ng face at palambot. Oops, malalit mo, huwag mapasok ka dyan. What's the baby? Madumi yung ilalim ng diram natin. Okay. I love to baby. I love to baby.
Não pode, ele tudo. Dito ko eh. Andali ka. Nak, matigusap yung mata mo dyan. Sino, malikot po akong baby. Huwag yan, nak. Baby, ha? Gawa, daddy, gawa, oh. Gawa. Hindi ka naman hindi mo pwede sa'yo, nak. Wrong ako, daddy. Ayos strong, daddy. Ayos strong ako. Strong ka? Okay, strong, baby, strong. Okay, strong pala baby ko, strong. Yeah, ito sa kamata mo ha. Okay. Yeah, ito, mati sa kamata. Kulit ang baby ko, ang kulit. Okay. Stop doing that, anak. Okay. Okay. So, ayan. Na-rebuild ko na siya. Ang ating memory. Okay, it's perfect. It's perfect. Okay, it's perfect. Okay, it's perfect. And, okay.
Okay, you need to call. Okay, wait to call. We need to cool down the temperature. Okay, just wait for a while. Ayan. So, welcome back again. So, continue tayo. Bali, guys, nagka-problema tayo sa ating rebolling. So, yung una nating rebol na biram, rebol ko. Yung una kong rebol na biram pala ay, so, sira na talaga yung biram. Hindi na talaga gumagana. So, tinesting ko kasi siya kanina. Off camera na siya. So, hindi siya nag-work. After rebolling, kinabit ko, tapos tinester ko. So, nagkaroon ulit siya ng error. Same error pa din. So, medyo bumaba lang yung kanyang error. So, share ko sa inyo, guys. So, ito siya. So, may error pa rin siya. Ayan. So, nagkaroon pa rin tayo ng error sa C1. So, nangyari, guys, ang ginawa ko is pinalitan natin na ng bago. So, ito. Pinalitan ko na siya ng bago. Nag-rebol na ako ng bagong memory. Naglagay na tayo ng bagong memory. Ito siya. Sira siya. Ayan. So, pinalitan na natin siya ng bago. Okay. Kaya wala na to. Sira na. So, pinalit ko sa customer na yun na yung papalitan natin. Then, balit na ng memory. Kasi sira na eh. Anong pag-asa. So, try natin i-test ngayon. So, mag-work na siya ng maayos. Okay? Try again. Sak natin ang kanyang 6-pin house fly. Ngayon. Ayan. So, testing na natin. Testing ko ulit. Kanina, nag-failed siya. Hindi pa rin gumana yung una kong rebol. So, pangalawang reboling na to. Pangalawang reboling. Pinalitan na natin siya ng bago. Memory. Kasi hindi na gumana yung isang memory. Nag-build na yung memory na isa. Kasi, yung ilalim niya, guys, sunog na kasi. Kung mapapansin natin kasi yung pinaka, ayan, yung pinaka camera. Itong pinaka gitna na ito. Yung pinaka butod niya. Pinaka bottom. So, lahat ng connection, ayan, sunog na yung pinakagitna nito. Ayan, yung parang black na yan. So, nandiyan yung mga lines na iba eh. So, sunog na siya. Kaya siguro ayaw ng function itong VRAM na. So, pinalitan ko na lang siya. Ayan, so, let's try. So, on ko lang muna ang ating monitor para mabilis yung testing kasi wala tayong, okay, tinamaan ako ng electric na, ng ating kamay. On muna natin ang monitor, then nakaon na yung monitor natin, power on natin, mabilis lang kasi wala tayong heatsink, okay, sana mag display ayan, may display siya, guys. Patay na natin. Okay, turn off muna. Wala tayong heatsink pa. Heatsink. Okay, so it's working na siya. Ayan. Ito yung pinalitan natin. C1, C0. Ayan. Okay. So, lagay ko lang yung thermal, paste niya. Lagyan natin siya ng thermal paste at saka ng heatsink. Okay. So, lagyan ko lang siya. Okay na ito. Okay na. So, stress test na lang kailangan. Okay. Ito na heatsink natin. So, nalinis ko na ito kanina. Habang nagpapalamig tayo ng ating hinap air. Ito. So, napinilin ko siya. Tama ba ang ating? Okay. Tapos natin siya. So, magdo-donate pa ulit tayo ng thermal pad. Subukan natin. Bigyan ulit natin. So, bigay na lang natin 'to.
So, ito naman ay mga pinaganuhan na ng ating itagyan natin para hindi siya ito mainitan si biram niya. Okay, bigyan na natin sa customer ito. Okay. Yan, ito yung isa. Kabit na natin siya. Okay. Kabit na natin ang tornilyo. Napaka-iksi ng mga tornilyo na ito. Yung para ulit lang siya, no? Tikit sa ano? Manila to... Manda? Eh? Ano ba ang rekwanyo sa ano? Sa puwis ng bata, wala ba ang rekwanyo sa ano? Mga requirement sa ano? Airplane? Okay. Yan lang. Wow. Okay. Kulang tayo na tunnelya. Ito ang tunnelya natin. Hello. Paano ano? Distribution sa ano? Kalibo ano yun? Kalibo ka tayo sa boss. Yes? Kalibo. Yes po. Antigit? Antigit? Ano po yung sa inyo? Aklan po na. Anong pangalan po? Marino po lang rin. Marino po aklan lang. Anong item yun sir? Ano? April 7? Okay, may pick up lang tayo. So ito lang guys, bigyan natin yung pick up na video card. So yan, ongoing testing tayo. Ayan na, kasalang na yun guys. So kinalang ko na siya, may customer tayong kumuha ng pa-repair kanina na Gigabyte. So na video card, so nabigay na natin. So na-post ko siya din. Ina-up natin, inano natin yung camera, kinap natin yung video kanina. Yan, gumawa kasi yung customer. Ayan. Ito yung ating pinetesting. Galaxy yun guys. Yung pangalawa sa ating repair. Ito yung una nating repair na Galaxy. Success na yan. VRAM B0 ang problema nito. Ito naman ay C1. Nalagyan na natin ang free thermal. So guys, working na siya. Stress test na natin siya na. So 15 minutes, so, 16 minutes na siya, stress test. Yeah, 6GB din itong nire-repair natin, din okay na sa customer to. Surprise, ng ating pinalit ang pyesa, okay na sa ating customer. So yan siya guys. Yan, po 6GB po siya. So same nung una nating nire-repair kanina umaga. Yan, GeForce GTX 1060, 16GB. Okay. Mami! I want gulay! Hynix din ang memory. I want gulay! Okay na siya. Install natin. Naka-full load GPU tayo sa testing. So, sobrang init po ng ating fan. Ayan. Full load. So, run naman tayo ng ibang games. Ah, ibang games. Ibang tester. So, 3D level naman ang i-run natin. Ayan. Ano na natin siya. This one. Okay na siya, sa format, sumama na siya maayos. Hindi siya namatay. Wala tayong error na nakita na lumabas. Okay. 3D gypsy. May reflection tayo sa lights. Sabaw lang, gulay. Magre-reflect sa right ng ating
O saan dyan? Sa camera. Sa ating webcam. Reflect lang sa ating. Sa baw? Pero kung titingnan mo siya sa actual na tingin, maganda siya, clear siya image. Sa camera natin, pangit sa atin. Ano, pinagawa na siya, re-reflect. Okay, ang ating repair. So, nakadala na nakatatlo ko ngayong araw. Tatlong video card lang. So, pare success lahat ang repair. May dalawang 6GB, saka isang 4GB na gigabyte. So, dalawang SOTAC na 6GB. Okay? Okay na, success. Palit VRAM at saka isang Rebull na VRAM. Okay? Okay na yung ating repair. It's working na yan, guys. So, okay na yan. Testing ko na yan. 100% working. Good na po siya. Okay? Okay na yan. Working. It's already working. In good condition. Okay. So, we're back. On the working station. So, ang init dito sa aking working station. Gawa ng ating GPU. Sobrang init po. Yung habugan ng ano, GPU natin. Stress. Sobrang napaka-init. Okay. Ayan, so nag-chat yung customer natin. Ayan, so hanggang dito na lang ating repairing. So, salamat po sa inyong panonood. I hope makatulong sa inyo yung mga basic steps. How to test the VRAM, how to reball, how to apply heat and air. So, and pa, ano siya? Ayan, paano mag-apply ng heating sa pagre-reball ng VRAM. So, pangit yung sobra, pangit din yung kulang kasi sobrang tagal niya ang reheat. Mag-ano masyado sa ibang pyesa. Okay? Ayan. So, hanggang dito na lang po yung ating repairing. So, thank you for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe, like, and comment. So, see you in the next video. Bye-bye! Bye-bye na po!